naman ang naramdaman ang transport strike sa Baguio City. Mahigit kasi sa 90% ang mga jeepney sa Cordillera ang nakapag-consolidate na o nakasali na sa korporasyon o kooperatiba. Ang detalye sa report ni Glory Balega ng PTV Cordillera. Dalawang beses sumasakay ng jeep si Angel papunta sa kanyang trabaho. Maluwag ang trapiko. Bukod sa walang pasok sa mga pampublikong paaralan, hindi na apektuhan ang Baguio sa kabila ng nationwide transport strike ng ilang grupo. Buti na lang hindi nakikisama ang mga POJ drivers dito sa Baguio City, kaya laking pasasalamat ko at nakakasakay ako agad ng jeep kasi hindi pahirapan ang transportasyon papunta sa aking trabaho, lalo na at dalawang sakayan ako. Tuwing rush hour sa umaga at hapon, sumisikip sa Central Business District. Maayos ang daloy ng trapiko sa mga kalsada. Hindi lumahok ang Baguio Benguet Jeepney Federation na binubuo ng halos 95% ng jeepney associations ng Baguio sa transport strike. Sabi nila, iba raw kasi ang sitwasyon sa Maynila. Mas mataas ang consolidation rate ng miyembro nila bilang pagsuporta sa PUVMP. Sabi naman ng League of Transportation and Operators of the Philippines Cordillera and Region 1, hindi raw nila maisasakripisyo ang serbisyo sa publiko. Dahilan po sa hindi po ang liga ay hindi po naniniwala na masusolusyonan sa kalsada yung problema, kundi dialogo. Kawawa yung mga mananakay natin. At hindi lang mananakay ang mga peperhwisyo dyan, kundi lahat ng mga sangay ng gobyerno, mga estudyante at mga businessman. Pinagtibay niya ang kooperasyon ng grupo sa gobyerno para sa modernisasyon ng transportasyon sa bansa. Bukas din silang makipag-ugnayan sa pamahalaan para maayos ang mga problema sa PUVMP. Sana ang ating gobyerno ay pakinggan yung mga hinaing namin. Hindi kami pupunta sa kalsada, kundi yun sana may dialogo na isali nila tayo dito na taga-probinsya. Yay, local government tayo, iti Baguio, kat probinsya iti Benguet, kat kitaan na kumatumulong na kanyaming at transport. Tapno, kitaan na jay na pintas, jay quality na, jay affordable, kan jay suitable, iti ayan tayo nga bandak. Sa datos ng LTFRB, nasa 5,000 jeepney units ang otorisado sa buong Cordillera. Ngunit lagpas 4,000 o 93.4% na ang nakapag-consolidate. Sa Mayo 1 naman, hindi na papayagang bumiyahe ang mga hindi nakapag-consolidate. Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.